sa reno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang buon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ang bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na iyo'y ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabis sa lupain ng Edom at lahat ng bansay dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga iniyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupaig bubungang mainam. Sa harapan niya iyong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Magsitayo po ang lahat. Pakikinggan nang kabilang sa aking kaban, ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian, at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy, kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo ng Sabado. Muli sa pagtatapos ng ating linggo ng 13th linggo sa karaniwang panahon, narinig natin ang mga sagot ni Jesus sa mga ilang katanungan na ibinabato sa kaniya o sa kanilang mga alagad. Kaya atin pong babalikan muli ang ilan sa mga sinabi ng Poong Jesus sa Sareno bilang magsilbing gabay na rin po para sa ating lahat. Nung Lunes, ito po ang pahayag sa ating ebanghelyo. Sumagot si Jesus,
Dahil no, may mga tao po na gustong sumunod sa Kanya, gustong maglingkod sa Kanya. Nilinaw muna ni Jesus kung sigurado ba talaga sila sa kanilang gagawing pagsunod. Dahil, sabi niya, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit, ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. So, hindi comfortable life ang aasahan ng taong nagnanais sumunod kay Jesus. Bagamat lagi natin dinadasan, sana maging mayaman, maging maayos ang buhay, pero yung talagang pagsunod na inihingi sa atin, hindi komportabling pamumuhay ang aasahan natin. Madalas, kung sino pa yung naglilingkod, yun pa yung makakaranas ng, sabihin natin, mga pagsubok, paghihirap, para lang mapatunayan natin na gusto talaga natin no, na maging alagad ng Poong Jesus sa Sareno. Kaya pag-isipan mo ng mabuti. No? Noong Martes, ang sabi naman sa atin, at sinabi niya sa kanila, no? Sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Ito po yung tagpo na kung saan nakasakay sa bangka si Jesus at ang mga alagad, inahampas ng hangin, ng alon, si Jesus natutulog samantalang kanyang mga alagad takot na takot. Kaya't pinagsabihan sila ni Jesus kung bakit sila natatakot. Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Noong Miyerkules, sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Pedro at San Pablo, narinig natin ang pagbibigay ng kapangyarihan kay Pedro. Yung katungkulan, yung pamahalaan ang simbahan. Sinabi din, sa pamamagitan mo, sa batong ito, ikaw Pedro, itatayo ko ang simbahan. Kaya sana mas maintindihan natin, no? Na kailangan natin sumunod sa pinakapinuno na kung saan siya ang itinilagang mamuno sa simbahan para pangunahan tayong mas mapalapin sa Poong Jesus Nazareno. Kaya ang sabi, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. So in case lang na may mga pagkakataong hindi natin iginagalang o sinusunod ang namumuno sa simbahan, ay pag-isipan muna natin. Baka magkamali tayo dahil merong pinagkalooban sa Jesus ng kapangyarihan para magsabi ng bawal at magpahintulot. Hinay-hinay din tayo, no? Sa pagmumura sa mga pare o sa obispo, lalo na no, noong mga nakalipas sa buwan, maraming Katoliko ang nagagalit sa mga obispo, no? Sa mga pare, dahil akala nila ay nangingialam sa kanilang desisyon. Pero pakatandaan mo, sinabi ni Jesus, sa pagbibigay ng kapangyarihan, pwedeng magbawal at pwedeng magpahintulot. Na para bang pwedeng sabihin, pupwede kang mapunta sa langit, pupwedeng ipagbawal ka sa langit. Nung Webes, ang sabi naman ni Jesus sa isang paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka na
sa iyong mga kasalanan. Umuli, ang priority, no, ang number one na kailangan, kagalingang espiritual na nakukuha natin sa paghingi ng tawad mula sa Diyos. Kapag natanggap na natin yan, susunod na yung kagalingang physical. E nga lang, mas gusto natin gumaling physically kesa spiritually. At kahapon, Biyernes, ang sabi naman ni Jesus, umayo kayo at unawain ninyong mabuti ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Habag. No? Ang panawagan sa atin na maging mahabagin, maging compassionate, maging mapagpatawad, maging maunawain sa kahinaan ng bawat isa. Hindi tayo ang judge. Hindi tayo ang hukom para humatol sa ating kapwa. Ang hinihiling sa atin, maging mahabagin sa kahinaan at kakulangan ng ating kapwa. Sino man yan, anak, pamilya, kapatid, kaibigan o ibang tao. Kaya nga ngayon, sa huling araw na ito, sabi ni Jesus, walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan sapagkat mababatak nito ang tinagpian. Ang laging iniaalok sa atin ng Diyos, bagong buhay. Buo ang iniaalok niya. Buong bagong buhay. Hindi tatagpian lang ni Jesus. Hindi pagtatagpi ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Na ay, ito lang kasi yung gusto ko eh. Bago, kung gusto natin sumunod sa Diyos, bago dapat tayo. Nakukuha ba? Kasi po, no, sabihin natin, nagsisimba naman tayo araw-araw, nagdadasal naman tayo araw-araw, pero meron tayong laging patsi-patsi na ito lang ang gusto kong pakinggan, ito lang ang susundin ko. Hindi tutugma. Kaya lalo tayong, baka lalo tayong nahihirapan kasi nga, sabi nga, nababanat. Mayroon something sa buhay natin na babanat at nasasaktan, masakit, mabanat yung balat. Kaya pag-isipan natin ng mabuti, ha? Ang gusto ng Diyos, bago. Dahil hindi tutugma sa buhay natin kung tagpi-tagpi lang ang ia-apply natin sa buhay natin sa mga aral at turo ni Jesus. Amen? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at ang mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Ati nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo
Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagalaw mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababalanob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Magsiyo po muna ang lahat.